Hey, what's up? Update na po ulit ako nung flower horn ko na sinusubukan kong mapalaki pa yung cock niya. So, yung isang method po ulit, no, yung sa pagpapakain naman, o yung food diet ng flower horn. So, ito, based lang sa mga, ano, no, sa mga expert na groomer or breeder. So, tamang pagpapakain ng flower horn, tsaka kung tuwing kailan. Ngayon, ang papakain ko sa kanya, no, ang nakikita ko rin na best advice is yung Okiko Flower, sorry, Okiko Platinum pellets. So may mga sizes yan. So para sa flower horn ko, since palaki na siya, XL na yung binili ko. Yung pinakamalaking pellets na. So yun, sa ano naman, frequent nga ng papakain ko sa kanya, 2 times a day. Sa umaga at sa hapon. Sa umaga, binibigyan ko siya ng 5 piraso. And ginagamitan ko siya ng kutsarita, no? Para hindi ko directly hawakan yung pagkain niya at hindi ma-contaminate. Sa hapon naman, binibigyan ko siya ng 4 piraso. And syempre, yung sa ano, importante din na makapagpakain ako ng live foods. Doon mas matataas ang ano eh, protina yan, katulad niyang hipon and mealworms. Ayun yung available ko ngayon eh. So, ang best advice din ng mga expert ay yung ano, chubipex or bloodworms. Pero sa ngayon, ito nga yung available ko. Ito yung pinapakain ko sa kanya. Mataas din sa protina yan, mealworms. Pagpapakain naman ng live food sa tanghali, no? Binibigyan ko siya ng 2 o 3 pirasong ganyan sa tanghali, 3 beses sa isang linggo. Mas okay daw na ma-power feed ko siya ng live foods kaysa sa mga pellets, kasi mas madali daw matunaw yung mga live foods. And so yun. Disclaimer lang po, no, hindi po ako nagtatry na maging groomer or breeder. Keeper lang talaga ako. Nagustuhan ko lang talaga yung flower horn kasi nga maganda siya ang tignan. Lalo na kung malaki yung ball niya or yung cock niya. And lucky charm fish daw po siya eh. So kaya talaga nagka-interest akong mag-alaga ng ano, flower horn. And since nagkaroon nga ng lockdown, nagkaroon ako ng free time, medyo nawala ng pasok sa trabaho. And dala ng pagkainip, yun, okay lang, nainip lang ako. Tsaka ako lang napansin na napabayaan ko pala yung isda ko, yung flower horn ko. Unti-unti siya lumalaki ng walang bukol. Kaya naisipan ko na rin yung challenge na to at gumawa ng gantong video as monitoring and para na rin magkaroon ng content yung YouTube channel ko. Kahit hindi naman talaga ako expert as a groomer, sinusubukan ko pa din. Ang goal ko lang naman talaga dito ay mapaganda pa yung isda ko. And syempre, sa tulong na rin ng mga YouTuber natin dyan na expert nga sa ganitong ano, ganitong gawain, ay nakakakuha ako ng idea. Kaya naman, maraming salamat talaga sa mga nagsishare nung knowledge nila, sa mga nalalaman nila about sa ganitong ano, ganitong gawain. Marami talaga tayong matututunan sa YouTube. Manood lang kayo. And so, yun lang po muna ulit sa ngayon. Maraming salamat po ulit. Bye!